Welcome back mga kabuting ting. Napapansin nyo meron tayong motherboard dito. So, ang model ng board niya is Prime A320M-K. So, ang problema nito, ano kasi ito eh? Galing to sa PisoNet. So, yung board na yan, dalawa yung i-repair ko na parehas ng ano. Kumbaga, twin siya, twin. Ito yung isa. So, same model ng board. Same ba to? Ah, tama. Asus pala to. So, same model, A320M. Dash K. So, ang problema nito is same din. So, parehas din siya. Ang problem nito, tsaka ito, is parehas. So, hindi ko alam kung since parehas ang problema niya, kung parehas ng solution. So, yun yung ating gagawin ngayon. So, ang PC na to, ang computer na to, or ang motherboard na to ay hindi siya nag spin, hindi umiikot yung fan, pero meron siyang light indicator. So try natin yan, kung napapansin nyo merong light, pero pag pinress natin yung power button, so yan, pag pinress natin yung power button, wala siyang response. So, ang ginawa ko na rito is nag-basic troubleshoot na ako dito. Actually, galing ako ng PisoNet. Sinerbisan ko yung PisoNet nung ano, nung may-ari ng computer na to. Ang problema is hindi natin siya na-repair doon sa shop. Since ang problema is I think motherboard ang problema nito or CPU. So, nagpalit-palit na rin ako ng CPU niya, ng processor. Kaso, ganun pa rin. So, naisip ko na may possibility na ang problema nito is board. Or BIOS. Pwedeng BIOS din. Corrupted ang BIOS. So, itatry din natin siyang i-reprogram, i-flash yung BIOS niya. But, ang isang bagay na napansin ko rito is ang dumi ng motherboard. Yan o, kung mapapansin nyo, mga guys. Yan, sobrang dumi niyan. Sobrang dumi. So, ang nangyari rito sa computer na to, binaha yung shop niya. So, medyo malayo lang yung, malayo yung tabing dagat sa kanila. Mga ilang meters din. Pero, yung baha is ano, tubig alat. So, lahat ng computer niya as in, ilan yun? Lima? Limang computer niya. Pare-pareho ng ano, ng issue. Ganyan. May ilaw, may charging indicator, mayroong light indicator, pero walang display pag i-click mo yung power button. So, this is the first time na naka-encounter ako ng lahat ng ano niya, computer niya, is pare-parehas ang issue. So, medyo nabaliw ako doon. Nabaliw, you know. Medyo na ano ako, kasi yung issue niya is pare-parehas. Pag pinress mo yung power button, hindi umiikot yung fan. As in, pinagpalit-palit ko na yung memory, yung processor, hindi pa rin siya nag... hindi pa rin umiikot yung fan. So then doon ako nagsabi sa may-ari na kung gusto nyo i-repair ko siya sa bahay, kasi at least kahit papaano may mga gamit ako sa bahay. Hindi naman natin po pwedeng dalhin lahat yan eh. So dadalhin ba natin yung microscope, dadalhin ba natin yung yan, yung mga yan, dadalhin ba natin yan? So hindi natin siya kayang dalhin. So ang gagawin natin is
dito natin gagawin sa bahay. So, without further ado, gawin na natin to. And hopefully, magawa natin to. Kasi, hoping ako dito na maayos dahil marami siyang ipapagawa sa atin. So, yun mga kabuting ting, gawin na natin siya. Siguro ang unang gagawin ko muna rito is... Teka, pababa ko lang yung ano. Ang unang gagawin ko muna rito is ano. Linisin ko yung board. Kasi na-basic ko na to eh. Na-try ko nang mag-reset ng BIOS. Na-try ko nang mag-reset ng CMOS battery. So, na-try ko na rin magpalit ng other memory. Memory ko, tinry ko na rin dito, hindi rin gumagana. So, tinanggal ko rin yung SSD niya. Kasi may na-encounter na rin akong ganun eh. Hindi siya nagpa-power on eh. Pala, yung SSD may problema. So, this time, ang gagawin natin is lilinisin muna natin yung motherboard niya. So, hindi ko na siya... Hindi na natin iti-test yung memory, hindi na natin siya iti-test. Diretso na tayo ng linis. So, try natin, natanggal ko na pala to. Nag-try ako magkabit ng CPU ko, hindi rin gumagana sa kanya. So, balik natin ito. So, may kutob ako na ang problema nito is nasa motherboard. So, sobrang dumi kasi ng motherboard niya, mga kabuting-ting. Lalo na nung unang bukas ko nito, talagang andumi. Grabe yung dumi niya. Linisin muna natin siya ng ano ng paintbrush. Then after that, saka natin siya lagyan ng ano. Lighter fluid. Sobrang dumi talaga nito kanina po. Mga kabuting-ting, kung makikita nyo lang. Ngayon, medyo, nung pagdating dito, medyo malinis-linis pa eh.
Magkakaroon tayo ng toothbrush. So, linisin natin yung dapat linisin sa kanya. Yung bias chips niya rin, ang dami ring dumi. So parang hindi siya nagdi-distribute ng voltage dahil doon. So, pag hindi siya gumana sa linis, so isip tayo ng another option. Anong reason ba't ayaw niyang mabuhay? So, yung CMOS battery niya, na-reset na rin natin yan. Kumbaga basic, lahat ng basic nagawa na rin natin dito. Ang hindi na lang natin nagagawa is linisin yung board. Check natin yung bias chips niya. Habit natin yung RAM.
Yung RAM naman, napalitan na rin natin ng RAM to. So, wala nang reason para isipin natin na may problema yung RAM. Kabit natin. So let's try ulit. Kabit muna natin itong ano. So importante mga pa, malugyan natin ng power. Importante mag-power. So, hindi ko muna nilagay yung fan dito sa CPU natin, dito sa processor. Okay. Wala pa rin tayong supply. Wala pa rin tayong, hindi pa rin siya nabubuhay. So meron naman tayong ano, meron naman tayong light indicator, kaso ayaw mag-on. So kailangan na natin gumamit na tester. Testerin natin siya. Check natin kung meron tayong makukuhang 3 volts sa bias chips niya. So wala. So wala akong nakukuhang bias 3, wala akong nakukuhang 3.3 volts. So try nating mag-program ng bias. So yun guys, after nating mag-search ng bias bin file, so dito nag-download tayo diyan sa site na yan. Ginamit natin yung unang bin file, which is ito. Yan, ginamit natin yan. Hindi siya nag-work. Then, nag-try tayo rito sa pangalawa. Tingnan natin kung ano. Na-flash na po natin yung BIOS natin, mga kabuting-ting. And, tingnan natin kung ano yung magiging resulta.
buksan natin yung buksan natin itong ating computer power supply. So ayan, power supply is on, then try natin i-power on. Ayun, nag-power na siya, mga budingting. And antayin natin dito sa ating monitor. Ayan na po, mga budingting, nag-display na siya. So the main problem natin is BIOS. Kung bakit hindi siya hindi gumagana yung kanyang fan. So sa ngayon, okay na siya. Meron na tayong display, ayan. So yung pong ating tag nito, yung pong ating kung mapapansin nyo yung ating monitor is nandito sa baba. Lumipat po tayo ng bagong pwesto kasi. So wala pa po tayong mapaglagyan. Kaya nandyan lang po yung ating monitor ngayon. So kung mapapansin nyo, napakagulo po ng ating ayan. Ayan po yung lahat ng ating gamit. So yung lahat ng scrap dyan. Ayan po, mga buting ding. So nasa likod ko po yan. So ngayon, since nabuhay na po natin yung board, meron na tayong display. So try natin siyang patayin ulit. Ayan, try natin patayin. Then buhay natin ulit. So kasi ito, na-test ko na to sa may-ari ng computer, sa may-ari ng PisoNet. So lahat ng memory niya hindi gumagana. Na-reset na natin yung CMOS battery, ganun pa rin. So nagpalit-palit na tayo ng processor, ganun pa rin. So sa ngayon, ang ginawa natin is nag-download tayo ng BIOS bin file para i-program natin yung ating yan, para i-program natin yung ating BIOS chips. So since na-program na natin yung ating BIOS chips, try natin siya ngayong buhayin ulit. Okay, so yan, power on. So nag-on na kagad yung kanyang fan. Display, meron na tayong display. So since may display na tayo, okay na po yung ating board. So yun, mga buting ting, sasabihin ko lang po sa inyo, baka po meron gusto magpa-repair sa inyo ng computer along Metro Manila, pwede po kayo magpadala using Grab or Lalamove or any other courier or service provider para po mapadala dito sa atin. Maparepair niyo po yung inyong mga motherboard. Basta po laptop and desktop po ang ating ginagawa. Kahit po motherboard, gumagawa po tayo. So yun, mga buting ding, since ang oras po natin is 11:42 na po ng gabi. It's time to rest na po. So recap lang po natin, nilinis po natin yung board. After nating linisin yung board, wala pa ring display. And wala pa ring power, hindi pa rin umiikot yung fan. So, found out natin upon checking yung po ating BIOS chips is wala po siyang 3.3 volts. So, missing yung 3.3 volts, kaya po nagkaroon tayo ng idea na i-flash po natin yung BIOS. So, yun nga po, at tayo po ay sinuwerte. So again, maraming salamat mga kabuting ting, and have a good night po sa inyong lahat. Bye-bye and God bless po.